Ang dami, guys. Nandito tayo sa puno na kinukuhanan natin yung unang-unang video ko. Nangunguha tayo ng mga plum. Eto yun, napakalaking puno niyan. At wala tayong nakitang bunga ngayon kasi last year, hindi tayo nakapanguha dito. Kaya hindi ko na-check kung marami siyang bunga. Kasi ang sabi sa akin nung nakatira dito, na malapit dyan, sabi niya, ang plumberry, ang Japanese plum pala, ay hindi every year namumunga ng hitik, kundi alternate siya. So last year hindi tayo nakapanguha, kaya baka last year siya maraming bunga. Ngayon wala siya masyadong bunga, mangunguha sana tayo. Yung dati nung pumupunta ako dito, kahit hanggang baba ay hitik na hitik yan sa bunga. Ngayon ay wala akong makita. Eto nga, naninilip tayo. Talagang ayun, may mga pangilan-ngilan. Ayan, kukuhanin natin yan mamaya with Akari. Kaya lang ang dami kasing tourist dito, guys. Kaya baka inaabot din nila o kinukuha din nila, kaya wala tayong maabutan. Pero may mga pangilan-ngilan. Ayan, kukuhanin natin yan. At alam nyo ba, ang Sakura tree ay namumunga din. Ito yung i-flex ko sa inyo, guys. Ang Sakura tree din ay nagkakaroon din ng cherries. Ayan. Kaya lang, guys, ay sobrang liliit nila at hindi sila kinakain. Kasi nga, hindi naman sila kinakain ng ibon, kaya hindi natin alam kung nakakain sila. At ang itsura nila ay ganyan. Para din silang sakurambo. At mukha din silang matamis. Kapag ka nahinog sila ay nagiging ganito yung kulay niya. Ayan. At ito yung buto niya. Sa amoy, guys, hindi siya amoy matamis. Wala siyang amoy. At ayan nga yung kanyang mga buto. Mahirap magtanim ng buto neto, guys. Kasi nga, makapal yung kanyang shell, kaya hindi sila nagtatanim from buto. Usually, ang ginagawa nila kapag nagtatanim sila ng mga sakura ay from cuttings na nanggaling dito sa kanilang sanga na pinapaugat na lang. Ayan, guys, pulang-pula, diba? Hindi siya amoy matamis, kaya siguro hindi siya masarap. At ayoko din tikman dahil baka mahirap na malala nyo sa katimawaan natin. So ayan, mamaya mangunguha na lang tayo ng ating plum. Guys, meron lang tayo mga pangilan-ngilan na nakuha at mamaya babalik tayo kasi yung iba matataas, hindi na natin abot. Ayan, galing tayo dun sa event ng sumo ni Akari. At eto na nga, jajan! Dumating na yung ating package kung saan ay kailangan natin dun sa pagbubungkal ng ating lupa na digasolina. Kasi nga walang kuryenteng saksaka dun, kaya di natin magamit yung ating pambungkal. Kaya ito na lang yung ating binili kung saan ay second hand lang at digasolina na siya. Actually may pambungkal naman ako, kaya lang di kuryente. Kaya dun sa farm natin mas kailangan natin ng pambungkal dun. Although nagbungkal na yun, kaya lang kailangan ko ngayon ay yung pang gawa ng daan para mas lumambot sila kasi 4 days nang umaaraw, so tumigas na yung lupa na late na tayong masyado. And second hand lang itong binili natin, hindi siya yung bago kasi nga para makatipid tayo dahil medyo mahal yung bago. Tapos alam nyo, guys, kapag bumili kayo ng bagahe dito sa Japan at hindi pa nag-check yung loob pag second hand, ay hindi nyo pa babayaran. Kailangan na i-check nyo muna kung gumagana at okay sa inyo, saka kayo magre-reply dun sa pinagbilan nyo para mabawas na yung amount nyo, yung pinagbilhan. At ayan, ang ganda niya, guys, kasi hindi pa siya kinakalawang, as in hindi pa siya gamit na gamit. Sugoy, kirejo. Ang maganda dito, guys, ayan, na kakabit siya. Aalisin lang natin to para ilak natin siya sa likod. So, Honda des. So, ayan, ganito, guys. Kaya pwede siya sa kotse. Tapos ilalak lang natin siya dito. Ayan, para maging ganyan siya. At may nabibiling gulong para makalagkad natin siya. Kaya lang, dito siya ikakabit sa likod ni Tayo God City na. Kasi kailangan may gulong siya para madadala niyo siya kahit saan. At dahil di gasolina siya, kahit saan ay pwede na natin siyang gamitin. Nasa 18 kilos din siya, guys. So, nasa 20 kilos siya kapag may gasolina. No. So, kailangan, guys, lagyan muna natin siya ng gasolina bago natin siya ma-start. Kasi yun yung para ma-check natin kung gumagana siya at nang ma-reply na natin yung ating pinagbilhan para malaman niya kung natanggap na natin siya at i-accept ba natin yung ating nabili. Guys, kaya ito yung napili namin. Actually, ang daming binibenta ng second hand. Kaya lang siya yung nakita ko na even yung handle niya, bagong-bago pa at wala pang kalawang. Kasi usually, yung mabibili nyo na ganit, yung iba ay puro kalawang na talaga yung ganito, as in gamit na. At pagdating sa ilalim niya, guys, napakaganda. Ayan, wala talagang kalawang pa. Ang ibig sabihin ay halos hindi niya
na gamit. Kasi tingnan nyo dito pa lang sa casing, makikita nyo bago talaga siya o hindi pa masyadong gamit o hindi na last bag. At ito yung binili ni Papa na kung saan ay for safety, lagay ng gasolina ay talagang lata. Ayan, para ma-start na ni Papa. Apaw agad. Kaya pag umapaw na ng ganyan, hanggang dyan lang. Itong axle na to ang magpapagalaw nung bakal niya sa ilalim. Kaya pag binuksan to ni Papa, hindi pa siya totally iikot. Ito yung magiging tagagalaw nung pambungkal niya talaga. Oh! Then una muna tayo magpipitas dito sa aming likuran. Di ba nakakatawa guys? Wala ng mga damo-damo. Kaya lang nadamay nga yung ating mga wild berries. Ayan sila. Pero matindi yung ugat niyan guys. Nasa ilalim pa din. Hayaan nyo. Kapag tumubo yan, ay kukuhanin natin at irerepat natin sila sa ating paso sa likuran. Ayan nga. Ang daming bunga nung nandito sa likuran natin. Ayan, no? Tapos yung iba ay nasa likuran talaga. Hindi na natin mapasok. So dito guys, manguha tayo. At ito ngayon nakuha natin mangilan-ngilan dun sa may parke. Pero hindi muna natin unahin kasi ang tataas ng iba dun. So dito tayo, manguha muna sa ating paligid. At meron tayong panungkit kung sakaling hindi natin maabot yung matataas. Kuhanin muna natin tong nasa mabababa. Ayan. Nakatawa, diba? Pero puputulin natin tong sanga na to guys kasi mag-i-start yung magsanga another nitong taon na to. Kaya ang bubuhay lang natin yung mga part na nandito nakasulo kasi may plano tayo dito sa ating garden na gagawin natin. So kailangan wala silang lilim. Yan, silipin natin kanyang mga ilalim. Ayan, at makagawa na tayo ng ating tawag dito, ng ating pickles. Ate, ito ay hindi na pwede. Yung mga ganito guys ay reject. Hindi siya pwedeng gawing pickles. At after natin ito makuha na, papuputol na natin yan kay Papa. Meron tayo dito. Hindi sila masyadong hitik ngayon sa bunga kasi nga alternate daw ang pagbubunga nila. So, kung ngayong taon ay kulang sila, next year ay madami silang bunga. Minsan kasi dahil berteng-berte pa sila, hindi pa natin sila nakikita. Ito yung right timing guys na pwedeng gawin na pickled na yung ganyan na yung kanyang itsura. Ayan. Kala ko tao. Pusa pala yun. Ang dami guys. Napakasarap nito guys. Gawing umiboshi na pamapak. At ito pa. Ayan, wala na ako nakikita dito. Ito, okay na yan. Yung ganyang butas lang, okay na. Wag lang siya talagang lamog. Ito, matigas naman kasi yung pagkabutas niya. Kasi pinutulang ko to ng mga sanga-sanga kaya puro mga bagong sanga lang to. At wala na ako nakikita masyado. Ayun. So, kailangan na natin ng panungkit. Guys, nakakalahati lang tayo. At nung last year, alam nyo ba na nakadalawat kalahati tayong ganito dito sa puno natin. Isa pala sa reason guys, kaya hindi sila nagbunga ng madami dahil nag-uulan nga pala nung panahon na yun. Kumbaga, yung pag-bloom ng bulaklak nila sakto, nag-uulan talaga ng almost 1 week. Ay nalalagas kasama yung bulaklak kaya hindi nakabuo yung iba. Kaya madalas nalaglag. Ganun din yung sa malaking puno. Yung pala isa sa mga reason. Kinakailangan talaga para mamulaklak sila dire-diretso yung tag-araw. Para hindi madamage yung kanilang mga bulaklak. So ayan guys, ganyan lang. Kadami yung nakuha natin at pupunta tayo dun sa parke. Ang dalang bulaklak guys. Tingnan nyo naman. Ang lalaki. Ganito siya kalaki. Ganito siya kalaki. At ang kit-kit nila. Ayan o. Oh. Diba nandito lang yan sa gilid-gilid. Pero yan, hindi tayo pwede manguha yan kasi parke to. Ayan. Tapos ito yung
ajisay naman. Na kung saan ay napakaganda din kapag tag bulaklak na nila October. Guys, nangunguha tayo dito ng ume. At ito yung ume na maliliit. Ito yung madalas nakikita natin sa mga bento. Ayan, ganyan lang siya kaliliit. Hindi siya nalaki talaga. Ganyan lang siya kaliliit. Hindi siya nalaki. Tapos ayan, ganyan pala yung nakukuha natin. Ang pangit pa ng ume nila dito kasi ang daming kagat ng insekto. Pero okay na yan kung pang-asim lang natin. Kasi ayan, ang dami nalang laglag. Oh. Pwede na natin ito pagtsagaan guys kasi pang-asim lang. Dahil napakasarap talaga niyang pang-asim at paubos na yung pang-asim ko. Hello guys. Hello guys. Ayan, nangunguha kami ng ume. At ginising ko talaga yung asawa ko kasi siya yung mas matangkad sa akin. Hindi natin abot to. At dito sa part na to, medyo madami-dami. Ayan. Kasi nga, ay may puno sa likod niya. Kumbaga, naproteksyonan siya sa ulan. So, ayan guys. Ito lang yung nakuha natin. Dati nakakadalawang plastic bag tayo ng ganito. Ngayon ay ito. Although yung iba ay may tama. Pero okay na yan guys. Kasi hindi lang tagagawa ng wine. Pangpangat lang. Ayan. At thankful talaga lagi ako sa asawa kong supportive. So yun guys, nililinis nila yung dagat. At alam nyo ba yung mga seaweeds na naaanod na yan sa dagat? Pwedeng gawin yung pataba guys. Kasi mayaman yan sa mga minerals. Kapag dinry nyo yan and then pinowder, saka natin hinalo sa lupa. Napakayaman ng lupa natin. Tingnan natin. Parang gusto kong kumain ng shell. Ayan, nililinis na yung park dito guys. Kasi nga, magkakaroon daw pala ng event next week. So kung nakalangan ko magkaroon ng maraming display. Raising taxans ko na ito. Guys, meron tayo nakikitang shell. Manguha tayo. Ayan. So, yung wala si Okori. Each. Ayan, may nakuha tayong isa guys. Ang sarap niya. Namimiss ko nang kumain yun. Missed it. Diba? May libreng pamapak na tayo. Ito sa oo. Ito ang laki guys. Ano rin yun? Ito guys, maliit pa. Hindi pa natin ito pwedeng kuhanin. Ayan. Magkaiba siya. Kaya i-release natin sila.最高だよ。帰ったら水洗わないと錆びるよ。ここはラブラブしたかっただけなのにどうしてこうなるんだ。Sabi ng asawa ko, kaya doon kami pumunta dito guys, kanyang kadami na kami. Kasi para maglabo-labo, kasi ang ganda ng view dito. Tapos nakaka-romantic. Ang problema, adik yung lola niyo. Ang saya guys, nonstop kaya lang mabilim na kasi maglabo-labo na kami ng asawa ko. Matakondisyon mas. Lalablabo kami ng asawa ko. Kaya talaga kami nagpunta dito. Ayan, kasi manunod kami ng sunset. Napakaganda ng langit, diba? Tapos napaka-romantic. Sunset, tapos, boring ganun. Mahal yung asawa ko na yun. Kasi napaka-supportive. Sa lahat ng mga gusto natin gawin, nandiyan siya palagi. Diba, mama? Tapos tingnan nyo yung busa ng lola nyo. Punong-puno ng shell. Basang-basa na yung ating pocket. Nakakatuwa talaga guys, lalo na kapag ang ano natin, ang hobby natin, yung lahat libre, di ba? Yun yung pinaka nakaka-excite dito sa lugar namin. Yung nakuha natin from garden, and then sinama ko na rin yung iba, mangilan-ngilan na may tama din na galing dito na medyo malinis kumpara dito sa mga nakuha natin. Ito yung gagawin natin pang-asim at ito naman yung gagawin natin na
kari-gari na kung saan ay yung isang paborito namin na binibili sa 7-Eleven na ilang piraso lang siguro, mga 4 na piraso lang ito, sinati-hati lang ito ng maliliit. Yun ang gagawin natin at pamapak yun. Ang sarap nun guys. Naglalaway ako, na-imagine ko pa lang siya. Pero yung pang matamis natin, ayan, ang dami pa natin. Nasa 3 lalagyan pa siya. Plum na nandiyan ay pwede natin gawing candy naman. At hoping ay next year, mas madami tayong makuha para mas madami tayong magawa. Ganito naman kadami guys yung kinuha nating shell, kung saan ay hindi natin masyadong dinamihan dahil nga medyo mahigpit dito sa Japan at bawal samantalahin. So ayan, yung bukas ay hindi tayo magiging tunga nga. Yan na yung shell natin guys, kung saan ay hindi ko na ginata kasi hindi ako masyadong mahilig sa gata, lalo na kung mga ganitong shell. Mas gusto ko siya ng pinapapak. Ang ginawa lang natin dito ay nilaga lang natin siya sa asin at galing ako sa farm. Kaya medyo pagod at antok na yung lola nyo. Hinihintay ko lang matapos yung asawa ko dahil maliligo na tayo. At ang gamit lang natin ay etong ating pardible. At binaloktot lang natin yung dulo niya. Ayan, yung para masungkit natin yung ating mga shell. At tikman natin kung ano ang lasa niya, kung saan ay matatakam na naman kayo. Isa to sa mga paborito namin kinakain ni Akari. Ang pagkain niyan, ayan. Ang gamit na itong hook na to guys, isusungkitin lang natin yung laman niya. Ayan, saka natin iikot lang to na dahan-dahan. Ayan, alalayan lang natin yan para masama yung kanyang pinakapwetan kung saan yun yung masarap. Ayan, tumutulo-tulo pa. Yung masarap kasi dyan, yan, berde na yan guys. Yan yung masarap. Kasi ang kinakain niya, yung mga nakadikit na lumot dun sa mga bato-bato, yun yung kinakain niya. Itadakimas! Kasi nasama ka, ano. Ang sarap. Yung sasaya dito sa Japan, hindi ko alam kung anong pangalan nun sa Tagalog o English. Sasae, ganun yung lasa niya na maliliit na version. Para siyang amoy dagat din. Nalalasahan niyo yung amoy ng dagat. Tapos, yung lumot, hindi niyo masyado malalasan. Basta masarap siya. Yung ano yung lasa ng susodan sa palayan, ganun din yung lasa niya. Ayan, dahan-dahan lang natin siya iniikot para masama natin yung pwitan. Kasi yun yung paborito ko talaga, yung part na nasa ilalim niya. Sabihin na naman iba, mahilig ko talaga sa puwit ate. Sarap guys. Mas gusto ko ito pinapapake sa ginagata. Hindi ko ma-appreciate yung ginagata guys. Yung mga ganito lang, mas gustong gusto ko siya. Ang sarap niya. And then, bago natin ito nilaga pala guys, magdamag ko itong pinasuka muna sa tubig na may asin. Kasi para daw, maisuka niya yung buhangin. Galing-galing ng lola niyo, diba? Ang sarap niya guys. Alam niyo, masarap kumain ito habang nanonood kayo ng TV ng pelikula. Kasi hindi nyo kailangan ng chichiria o popcorn. Ito lang masarap na. Paborito din ito ni Akari. Actually, natutunan namin itong kainin doon sa kapitbahay namin na bata. Siya nagturo sa amin na nakakain pala ito. Masarap ngayon ito eh. O papakin. Nakain ganito. Galing-galing ko, diba? Siya napuputol. Kasi ito talaga yung sikreto ng lola nyo. Yung pardible. Ang lasa niya guys, masarap. Ewan ko lang kung mabibitan nyo, pero masarap. Amoy dagat siya na yung texture niya pag kinahagat nyo, parang goma. Pero may lasa, hindi siya yung walang lasa na shell. Tapos ang galing-galing ko talaga magbalat. Ayan, magtanggal ng lamang. Diba? Nasasama kong kainin yung takip niya. So yun lang guys, at seseryosohin ko lang kumain niya ito habang ako ay nanonood naman habang hinihintay natin si Papa. Ang lalaki niya, ayan oh. Siguro nga masarap ito igata guys. At sama dun sa malunggay o yung kahit anong gulay na gusto nyong igata. Ayan.